Kamusta kayo? Hello! Welcome back! Nakatutok kayo dito sa ating YouTube channel na Invest Money PH. Sana ay marami kayong natututunan ha! Sa video na ito, ang pag-uusapan natin ay ang Binance. Ano ba ang gamit ng Binance, at anong advantages kung meron ka nito? Mag-discuss din tayo at walkthrough ng website ng Binance para makita natin ang major features nito, lalo na kung paano mag-add ng funds, yung mga crypto trading available, iba pang NFT na pwedeng tingnan, at iba pang gamit ng Binance, lalo na sa mga nag-e-explore ng play to earn. As always, disclaimer muna tayo. This is for educational purposes, not a solicitation to trade crypto, okay? Kita tayo after ng intro. Welcome back friends! Ano nga ba ang Binance? Ito yung website nila, so ang main gamit nito ay pag-trade at exchange ng cryptocurrency. Before, eToro yung major na gamit namin para mag-trade ng US stocks at crypto. Pero ngayong may Binance na, mas maraming available na crypto dito para sa mga traders dyan. Pwede rin itong gamitin para mag-cash out yung mga kumikita ng crypto from play-to-earn games gaya ng Axie, SLP, Mobox, Wax, etc. Okay. So kung wala pa kayong Binance account, register lang kayo. Pwede nyo rin gamitin yung referral link ko sa description ng video na ito para may sign up bonus kayo. Mas mainam if gagamit kayo ng mobile number at email to register, para mas secured yung account nyo, dahil dun ipapadala yung mga one-time PIN o OTP pag may transactions na kayo. Follow nyo lang yung steps to register, upload some documents etc. para ma-make sure na verified yung identity nyo. Pwede nyo rin ma-access ang Binance via mobile app, download lang kayo nung app. Once registered and verified na, pwede na kayo maka-login. Okay game, login tayo. Kung meron na kayo Binance sa phone, open nyo lang yung app tapos click nyo yung pang-scan ng QR code sa upper right corner. Scan nyo yung QR sa laptop screen para shortcut login. Kung masipag kayo, pwede rin naman type yung username at password. Okay, bago tayo mag-discuss in-depth ng Buy Crypto, Markets at Trade, check out muna natin itong NFT na tab. Sa previous video, meron na tayong basic discussion kung ano ang NFT. So sa Binance, meron din sila marketplace for NFT para sa mga gustong mag-collect ng NFT artworks. So ayan yung mga presyohan ng artworks nila. Ako personally, hindi pa willing bumili ng NFT na for artwork purposes. Yung sinubukan ko pa lang ay mga NFT na may gamit sa play to earn, gaya ng mga in-game items sa Farmer's World, Mobox, at Colonize Mars, na discuss na lang natin separately. Pero yung artwork lang per se, gaya nito, mababa pa ang risk appetite ko para sa kanila. Meron din NFT for games dito, pero hindi ako familiar which games sila pwede gamitin. So again, collect and trade at your own risk ha. Okay. Okay, next naman, punta tayo sa trade crypto. Ayan, assuming may laman yung Binance account nyo na US dollars, convert is simple na palit lang ng US dollars into crypto. So maraming pagpipilian dito, sobrang dami na crypto maliban sa sikat na Bitcoin at Ethereum. Next is yung classic at advanced trade. Sa mga familiar na sa trading, familiar na ito sa kanila. So dito makikita yung candlesticks chart ng crypto pair, saka yung mga buy and sell prices. Example dito is yung Bitcoin to US dollars na pair, ang palitan ngayon ay isang Bitcoin equals 57,000 US dollars na. Pwede rin customize yung charts kung may trading indicators kayong gamit. Run through ko lang yung dito sa right side. Sa buy side, may limit, market at stop limit. Yung limit ay kayo maglalagay ng buy price na gusto nyo. So if may seller na willing magbenta sa ganong price, pwede ma-hit yung buy order nyo. Limit will match yung buy price nyo or lower buy price pa. Para ito sa mga may specific price na gustong makabili, at hindi willing sa higher prices. Yung market naman, kung ano yung price na ongoing pagpasok ng order nyo, yung ima-match. So hindi pwede maglagay ng price dito, kasi nga market price yung susundin. Para ito sa mga nagmamadali makabili kahit ano pa yung prevailing price. Yung stop limit naman,
ay conditional order similar sa AAA equities. Ma-execute lang yung order mo pag na-meet yung condition, example buy Bitcoin if price equals $55,000. So nakaabang lang yan, if hindi pa ganun yung price niya, hindi ipipila yung order nyo. May scroll bar din dito para madali ma-set kung ilan yung ipapambili nyo, or pwede din naman type nyo na lang. Yung sell side naman ay pareho lang na concept. Yung sa stop limit lang, eto yung pwede nyo gamitin para mag-set ng stop loss sa mga position nyo. Halimbawa, may hawak na kayong Bitcoin, then cut loss nyo pag bumaba ng $56,000 yung price, sa sell stop limit nyo siya iset. Ayan, maraming pagpipilian dito na crypto for trading, pwede nyo search o kaya lagyan nyo na ng star para maisama sa list of favorites nyo. Hindi ko na muna i-discuss yung margins at futures dahil mas risky ng discussion yun. Risky na nga ang pag-trade ng crypto, compared sa stocks sa PSE, mas risky palalo, if lalagyan ninyo ng leverage which means utang na buy power, at yung futures. Doon naman tayo sa paano lalagyan ng laman ang Binance nyo para makapag-start na kayo mag-trade. May 3 common ways akong i-discuss. Bank transfer ay suspended right now, I think hindi siya available pa sa Philippines. Yung credit card o debit card naman pwede nyo try if may credit o debit card kayo pero minsan nade-decline siya. May credit card companies kasi na hindi pumapayag ipambili ng crypto yung credit cards. Try nyo lang din. So focus tayo sa P2P o peer-to-peer. Ito yung pinakamadalas naming gamit and so far reliable naman siya. Sa P2P, makikipag-connect kayo sa sellers ng USDT para makabili kayo ng USDT at mag-start mag-trade. Set nyo lang yung fiat sa PHP dahil yung meron sa bank account nyo. Heto yung list of sellers as of now, pipili lang kayo kung anong mode of payment ang pwede sa inyo. Pwede nyo filter kung alin pinakamadali for you, GCash ba, Paymaya, BPI, BDO, Union Bank etc. Check nyo rin dito kung marami na silang successful transactions at yung completion rate. Syempre the higher the better. Andito rin yung range na pwedeng transaction so dapat within that minimum and maximum yung PHP na ipapapalit nyo for USDT. Iba-iba rin sila ng exchange rate syempre. Pag nakapili na kayo, sample eto, ilalagay nyo how much yung ipapapalit nyo into USDT, tapos pag-click ng next, lalabas yung bank account details ng seller. So may timer siya, so dapat within that time frame makatransfer na kayo ng funds dun sa bank account ni seller. Huwag kalimutang screenshot yung transfer confirmation, para ma-send nyo sa chat ng Binance, para ma-check ng seller. If pumasok na yung funds sa account ni seller, i-re-release na niya yung funds so makita nyo na for release na yung USDT. Once released na, makikita nyo na yung USDT nyo sa wallet P2P. Yung mga amounts dyan ay yung kaka-deposit nyo lang sa Binance, saka yung mga balak nyo sell sa P2P. Para magamit nyo pang trade yung USDT, huwag kalimutan i-transfer from funding P2P to fiat and spot para magamit nyo na for trading yung pera. Malinaw ba so far? If may tanong, huwag mahihiyang mag-comment okay. Punta naman tayo sa fiat and spot. Dito nyo makikita yung mga crypto na hawak ninyo. For example yung mga binili nyo sa trading, saka yung mga pinasok nyo from funding P2P, like itong USDT. Dito rin sa fiat and spot, makukuha nyo yung link. For example need nyo mag-transfer sa ibang wallet, like sa MetaMask or sa WaxCloud wallet. Make sure lang na same crypto yung ita-transfer nyo okay. If Axie yan, dapat Axie na deposit address. If deposit ng mBox from MetaMask to Binance, dapat mBox deposit yung click nyo. Pag mismatch yung crypto na gamit nyo, pwedeng mawala yung crypto nyo. For example, may mBox kayo sa MetaMask wallet nyo dahil kaka-harvest nyo lang ng mining. Tapos gusto nyo transfer sa Binance, pwede nyong click deposit sa mBox nyo sa fiat and spot. Tapos, mag-generate yang ng wallet address, na siya namang copy-paste nyo sa MetaMask wallet nyo. May gas fee nga lang sa mga transfer transactions so make sure may laman laging BNB yung MetaMask nyo. Kung pabaligtad naman, for example, need nyo mag-send ng Wax from Binance to WaxCloud wallet nyo, for example pambili ng Farmers World items o Colonize Mars, click nyo withdraw, tapos lagay nyo dito yung Wax wallet nyo. Tapos confirm transaction, then lagay nyo yung OTP na pinadala sa mobile number at email nyo.
Make sure lang na tama yung mga address na nilalagay nyo, ha? Discuss ko pa further yung MetaMask at Wax Cloud Wallet sa ibang video. Ngayon, kung need nyo pull out ng funds from Binance, simple lang din yung process. Reverse P2P lang siya. So kunwari, galing sa mga play to earn nyo yung pera, send nyo muna sa Binance gamit yung deposit address na pinakita ko. Pag nasa Binance Spot Wallet na, convert nyo muna lahat ng crypto into USDT. Tapos pag nasa USDT na lahat, transfer to P2P para available for selling. Before kayong mag-sell ng USDT, make sure meron kayong bank accounts enrolled sa Binance para doon ipapadala yung withdrawal funds nyo. Makikita yan dito sa P2P tab, dito sa More, tapos Payment Methods. Diyan nyo ilalagay yung GCash, Paymaya at bank accounts nyo para dyan mag-transfer ng peso si buyer ng USDT nyo. Finally, punta kayo P2P tab, this time, instead na buy USDT, sell USDT naman kayo. Pag makapili na kayo ng buyer, sila naman mauuna mag-send ng peso sa nominated bank account nyo. Then pag pumasok na, check nyo agad sa bank app nyo, and if andan na nga, confirm nyo lang for release yung USDT. So ganun lang yung process, sa simula mukhang complicated, pero basta ingat lang at sanayan lang yan. There you go. Sana ay mas naging familiar na kayo sa uses ng Binance and paano nyo siya pwedeng gamitin to buy NFT, buy and trade crypto, and to fund yung mga play to earn na nilalaro at pinagkakakitaan nyo. Ito rin ang isang pwede nyo gamitin to withdraw yung hard-earned money nyo from play to earn games. So if wala pa kayo Binance account, gamitin nyo lang yung link sa description ng video na ito to get a sign-up bonus. See you next time!